Nasa 200 lahat ang kasama ni Pangulong Duterte sa kanyang pagbisita sa Japan, kabilang na ang 16 niyang mga cabinet secretary. Ayon kay Philippine Ambassador to Japan Jose Laurel V, pabuya raw ito ng Pangulo dahil masaya ito sa resulta ng eleksyon. Live mula sa Tokyo sa Japan, may report si Ian Cruz. Ian? Ma'am Jess, ilang minuto pa nga lamang ang nakalilipas ng lumapag sa Haneda International Airport ang eroplanong sinasakyan ng Pangulong Duterte na atin sa international conference para nga sa future ng Asia dito sa Tokyo, Japan. At Ma'am Jess, kaninang umaga lamang sinabi nga itong ambassador natin dito sa Japan na tila ba pabuya sa ilan nating mga opisyal ang pagsasama sa kanila ng Pangulo dito sa Japan, bagay na inalmahan naman ng ilan sa mga miyembro ng gabinete na nakapalitan natin ng mensahe. Pangunahing agenda ni Pangulong Duterte sa Japan ang pagdalo sa International Conference on the Future of Asia na inorganisa ng Japanese media group na Nikkei. Speaker ng Pangulo sa itinuturing na isa sa mahalagang forum sa Asia na dinadaluhan ng mga personalidad sa politika, negosyo at akadim. Nasa 16 na cabinet secretaries at iba pang mga opisyal ng pamahalaan ang makakasama ni Pangulong Duterte sa kanyang ikatatlong pagbisita dito sa Japan, kung saan nasa 300 bilyong pisong investments ang makukuha ng Pilipinas. Sabi ng ambassador ng Pilipinas dito sa Japan, pabuya daw ito ng Pangulo sa kanila. Ito'y pabuya sa nakaraang eleksyon. Why do you bring 20 cabinet members here, pati ang local government or land reform? Wala naman land reform dito. Tapos na, nandun sa atin. But I think the president is so elated with the results that it of the midterm election. Ang balita ko ay 200. Pero iginit naman ni Ambassador Laurel na hindi ito junket. Ito'y pabuya. Yung parang, ay sumama na kayo at tikwan. Ang pakain ay libre. Hindi naman junket. Dahil, you know, the president, you know, I'll tell you, at 75, I get tired very easily. And I can imagine that fellow who's 6 months younger than me, I think is also getting tired with the kind of lifestyle and schedule that he has. Now, my impression is it's important that, you know, the cabinet is here for reasons that they may ask the Japanese. Sagot ni Trade Secretary Mon Lopez, tuwing bumibiyahe sila kasama ang Pangulo, sinasamantala nila ang pagkakataon para makausap ang foreign business community. Kahit kailan, hindi raw nila ito nakita bilang pabuya, gayong nagtatrabaho sila araw at gabi para mapagandaan ang mga aktibidad ng Pangulo. Sabi naman ni Executive Secretary Salvador Mijaldea, may kani-kanyang trade missions ang mga miyembro ng gabinete na kasama sa delegasyon. Hindi rin daw sila makadekorasyon sa summit. Giit naman ni Agriculture Secretary Manny Piñol, ang kanyang departamento ang gagastos sa kanyang biyahe kasama ang iisa lang niyang staff. Bahagi rin daw siya ng delegasyon dahil mapag-uusapan sa biyahe ng Pangulo ang issues sa agrikultura, partikular ang tarif sa saging. Ukol sa seguridad sa West Philippine Sea, sinabi ni Laurel na kinikilala ng Japan ang Pilipinas na kaalyado nito at strategic partner. Inaasahan din ang pagkikita ng Pangulo at Prime Minister Shinzo Abe. Yes. Pero hindi raw makakaharap ng Pangulo ang bagong emperador na si Naruhito. Habang wala sa bansa si Pangulong Duterte, tatayong OIC o Officer in Charge, si Justice Secretary Minardo Guevara para sa araw-araw na operasyon ng Executive Department. Ma'am Jess, bukas nga inaasahan yung pakikipagpulong ng Pangulong Duterte kasama ang mga negosyante dito sa Japan, at sa inilabas na report na no ng DTI ay tinatayang mga 300 bilyon na pesos nga, Ma'am Jess, ang inaasahang investments mula sa iba't ibang larangan na makukuha ng Pilipinas sa biyaheng ito
ng Pangulong Duterte dito sa Japan. Ma'am Jess? Ian, na-clarify naman sa report mo, parang justified, no, yung pagsama ng Pangulo dun sa 16 na cabinet secretaries niya sa Japan. Pero yung 200 na, I think the total number of the Philippine delegation, sa gobyerno ba lahat yon? Mga government officials nga ba yon? Pati mga local officials? O may mga tiga-private sector? Kasi importanteng tanungin yan dahil syempre ang tinatanong ng tao, 200 gastos ba lahat yan ng gobyerno? Ian, would you have any clarification on this? Ma'am Jess, actually yung breakdown nga ano nung sinasabi na 200 miyembro ng delegasyon ay hinihingi natin sa mga taga-PCOO kanina at sa ilan pang mga kakilala natin ano sa palasyo, pero hindi nila naibigay sa atin yung breakdown na ito at ang talagang official delegation lamang daw talaga ay yung 16 na miyembro ng gabinete. Nakakailanganin daw kasi ito, Ma'am Jess, ano, sa kasakaling magkaroon ng bilateral meeting nga ang Pangulong Duterte at itong si Prime Minister Shinzo Abe at may mga concerns ukol sa iba't ibang mga department ay kailangan naroroon sila. Lalo na itong DTI, yung ating DOTC dahil nga yung sa subway project ng Japan. Pero yung ibang aspect, ano, sinasabi ni itong si Ambassador, ang nagsabi kasi, Ma'am Jess, ano, na 200 yung delegasyon, ay ito rin nga si Ambassador Laurel. At ang sinasabi naman sa atin ng ibang insider natin sa palasyo ay maaring kasama na sa breakdown na ito. Yun nga, ano, yung mga staff at yung iba pang mga support group, ano, ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Pero definitely, sinasabi ni Ambassador Laurel na yung mga local officials, kung pupunta man sila, hindi daw ito alam ng ating embahada at hindi sila kasama doon officially doon sa delegasyon, Ma'am Jess. At iba pa rin, syempre, yung sa mga negosyante dahil sariling gastos nila yung kanilang pagpunta dito sa Japan, Ma'am Jess. Yung sinabi ni Ambassador Laurel na ang sabi niya, pabuya ito ng Pangulo dahil natuwa ito, masaya ito sa resulta ng eleksyon. Saan nang galing yon? Assumption ba yon ni Ambassador Laurel o binanggit sa kanya mismo ng Pangulo o kahit sino man from the government? Ian. Ma'am Jess, ang basa natin dito, no, ito'y kanyang sariling pagtataya, no, doon sa pagpunta ng Pangulo dito at siyempre pagsasama dito sa mga miyembro ng kanyang gabinete. Kasi ang tinatanong originally sa kanya ay kung balancing act ba ng Pilipinas ang pagbisita din ng Pangulong Duterte sa ikatlong pagkakataon dito sa Japan, halos less than a month lamang matapos nga siyang bumisita sa China. Pero ang ipinaliwanag niya noong una, napaka-importante raw ng China sa relasyon ng Pilipinas at napaka-importante rin daw ng Japan bilang ating strategic ally dito sa ating rehiyon. And then bigla na lang niya sinabi na ito namang pagpunta ng ating ilang opisyal, ano, eh, wala naman talagang ibang dahilan dito kundi nga pabuya ito. Dahil nga natutuwa ang Pangulo, dahil nga majority ng kanyang mga kaalyado sa politika mula sa PDP laban at HNP ay nagwagi sa midterm election, Ma'am Jess. So he was being honest or he was also deflecting yung implication ng tanong na yon? Kasi nga I think ang tanong ay hindi ba parang maganda kasi ang showing nung Pilipinas nung pumunta sa China, ngayon naman turn naman ng Japan. Kailangan maganda rin yung ating presentasyon sa Japan. Kaya bongga rin yung delegasyon na pupunta dyan. Parang yun yung tanong. Pero ang sagot ni Ambassador Laurel ay hindi, pabuya ito para dun sa magandang resulta ng eleksyon. Tama ba yung intindi ko, Ian? Tama yun, Ma'am Jess, ano, and nakita naman natin ang honesty rin, ano, nitong si Ambassador Laurel. At syempre, Ma'am Jess, bilang head dito ng pamahalaan ng Pilipinas, bilang ambassador natin, sa kanila nakikipag-coordinate sa ating embahada sa dito nga sa Tokyo, yung lahat ng mga opisyal na pupunta rito, yung kanilang mga staff ay syempre nagtatanong din, ano, nakikipag-coordinate doon sa ating embahada at sa ating mga konsulada. Kaya nalalaman ng ating embassy dito sa Tokyo kung sino-sino at kung ilan talaga yung mga pupunta dito. Pero yun nga, Ma'am Jess, ano, hindi na i-disclose formally kung sino-sino ang bumubuo ng binabanggit na 200 katao itong si Ambassador Laurel. At sana hinihiling din natin, ano, kapag nakausap natin ang ilan sa mga opisyal na naririto ngayon
sa Japan. Sana ay maibigay nila sa atin sapagkat yun nga ang hinihiling ng publiko, yung transparency kung sino-sino itong sinasabi na 200 mga opisyal o mga tauhan ng pamahalaan na nandito ngayon sa Tokyo, Ma'am Jess. Okay, tell us more about dito sa International Conference on the Future of Asia. Tama nga ba na parang himig pangontra ito ng Japan dun sa OBOR o yung One Belt, One Road initiative ng China? Kasi alam mo naman ang geopolitics in this part of the world, di ba? Ang Pilipinas nag-parang pivot to China, pero syempre binabalanse din yan dahil may mga treaties tayo with the United States, pero dahil may hindi magandang dynamics na una si Pangulong Duterte with the former US President Obama, although bumuti nung kay Trump. Pero parang ang perception kasi iyan, di ba, in this part of the world, ang magkakampi, Japan at Amerika, parang proxy niya yung proxy ng Amerika dito sa Asia, ang Japan. So, with the President going to Japan, parang binabalanse, no, yung pagmabutihan ng Pilipinas sa mga superpower na nandito sa Asia. Ganun nga ba itong komperensyang ito, Ian? Ma'am Jess, talagang itong International Conference for the Future of Asia ay napakahalagang conference, ano, o forum dito sa bahagi ng Asia, sapagkat unang-una Nikkei na isang napakalaking media entity dito sa Japan ang nag-organisa nito at napakalalaking mga pangalan, ano, sa politika at sa negosyo at sa akadim nga ang nagpupunta dito. At Ma'am Jess, sa taon na ito, yung kasabay ni Pangulong Duterte na darating din dito ay si Prime Minister Mahathir Mohamad ng Malaysia. Si Trump, Ma'am Jess, ay nandito rin, ano, pero hindi siya kasama doon sa attend doon sa conference na ito, at we understand na nakaalis na si President US President Donald Trump kanina, at ilang araw din nga siyang nanatili dito, at may point pa nga na nakaharap niya ang bagong emperador ng Japan na si Naruhito, at sinasabi rin ni Ambassador Laurel na hindi makakaharap ng Pangulong Duterte itong si Ambassador Naruhito sapagkat un nga hindi pa nga ito na kukoronahan talaga formally. At yes, Ma'am Jess, so itong pagdalo naman ng Pangulo dito nga sa conference na ito, ayon sa mga kaibigan natin, ano, na taga Nikkei, ang sinasabi nila ay 2017 pa raw talaga iniimbitahan ang Pangulong Duterte na magsalita nga dito sa Nikkei Forum, sapagkat yun nga, kakaiba yung approach sa Pilipinas, and then lumalago naman ang ating ekonomiya pagdating doon sa ating GDP, kaya gusto nila talaga magsalita ang Pangulo sa forum na ito. At yun nga, nagkaroon ng Marawi crisis, kaya hindi agad nakapunta ang Pangulong Duterte sa forum na yan, Ma'am Jess. Bongga rin, ha, yung inaasahang makukuha ng Pilipinas sa pagbisita ni Pangulong Duterte dyan sa Japan. Ang kinu-quote dito, Ian, is 300 billion pesos worth ng sari-saring mga tulong o donasyon mula sa Japan. Yun din ba ang binabanggit dyan na makukuha ng Pilipinas from this trip? Yes, Ma'am Jess, yun din po talaga ang sinasabi ng DTI, sinasabi ng mga taga Malacañang na may 300 billion pesos worth ng iba't ibang mga investments. So, meron na diyan mga BPO, maaring sa tourism at sa iba pa. Pero Ma'am Jess, ang ilan pa nga sa mga inaasahan natin talaga, no, dahil nga itinuturing tayo ng Japan na strategic ally dito sa ating rehiyon, ay ano nga ba ang maitutulong nila sa aspeto ng seguridad at depensa ng Pilipinas. Sinasabi naman ito si Ambassador Laurel na talagang tutulong ang Japan sa ating bansa, dahil sinasabi niya, no, na kung titingnan mo nga yung mapa, ang norte nila ay Russia, ang nasa west nila ay ang China, at ang nasa kanan naman nila ibang parang hindi kaalyado, pero pag bumaba ka sa south, ano, nandiyan ang Taiwan at ang Pilipinas na mas malapit at mas kaalyado nila. So talagang napakahalaga daw ng Pilipinas sa Japan, kaya naman kinakailangan nilang suportahan din. Sinasabi ni Ambassador Laurel na talagang todo ang magiging pagsuporta ng Japan doon sa aspeto ng depensa. At Ma'am Jess, ang ilan nga sa mga nauliniga natin, ano, na mga pwedeng gusto nating makuha sa Japan, yung radar system na pupwedeng hindi lang ma-detect yung mga commercial na aircrafts, kundi pati yung mga military aircrafts na
pwedeng pumasok sa ating airspace, sapagkat sa ngayon aminado naman tayo na wala tayong capability na ma-monitor kung sino-sino nga ba yung pumapasok sa ating mga teritoryo, Ma'am Jess. Okay, maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.